Magandang araw sa inyo mga ka-idol, George Quijano po ito, The Carlone Expert. Meron po tayong magandang topic sa araw na ito. I'm sure magugustuhan po ninyo mga ka-idol. Dahil alam kong marami sa atin dyan ang allergic pagdating sa car insurance. O diba? Totoo diba? O, bakit kaya? Eh, dagdag gastusin diba? Eh, paano kung naka-mortgage ang inyong sasakyan? Pakay ka na, idol. Dahil ini-expect po yan ang ating bangko. Kapag hindi nyo po nirenew ang inyong insurance, okay? Kahit ilang taon na yan mga ka-idol, maaalala at maaalala po yan ang bangko sa dulo ng taon ng inyong payoff. Okay? Pababayarin po kayo ng inyong mga bangko. Prorate! Walang tawad mga ka-idol. O diba? So mapapamahal ka ngayon mga ka-idol. Di mo bang magbabayad ka ng insurance na hindi ka naman insured? O diba? Pag hindi mo binayaran yan, tendency, walang release of mortgage. Walang ORCR. O, di ba? E, paano naman kung cash? Okay lang yan. Kung marami kang pera. Di ba? E, yung mga mayaman nga, nagtitipid eh. Di ba? May kapiranggot na pera, ayaw mabawasan eh. E, how much more yung tayo, mga ordinaryong tao lang. Di ba? So, kailangan talaga may insurance ang ating sasakyan dahil dagdag po yan sa ating protection. Hindi lang sa inyong sasakyan, but also sa mga passengers. Dahil hindi natin masabi yung mga unforeseen events, unexpected events. So, less hassle, less worry, less burden mga ka-idol. O, di ba? Okay? So, before natin umpisahan ang video ito, nais ko munang pasalamatan ang ating mga followers na patuloy na sumusuporta kay The Carlone Expert. Nanonood ng aking videos, nagla-like, nagko-comment, sinishare, pina-follow ako sa aking Facebook. Ayan mga ka-idol, pinasasalamatan ko kayo mga ka-idol. Alam niyo mga ka-idol, hindi naman mag-grow ang aking YT kung hindi dahil sa inyo eh. At wala din tayong proven result. So, karamihan naman ang sinasabi natin dito ay nangyayari talaga actual sa mga car dealers, di ba? So right now, maiba naman tayo. Car insurance naman tayo. Okay? Shout out muna sa mga followers natin. Sir Luel. Di ba? Di ko dito. Kay Francisco Eson Jr. Ayan. Ahente yata ito ng Honda. And then Michael De Jesus. Maraming salamat sa inyo mga ka-idol. I hope i-share po ninyo ang aking mga videos. Malaking tulong po ito mga ka-idol. Okay, let's begin na dito sa aking tips tungkol sa inyong car insurance. Pero bago ko ikwento sa inyo or sabihin ito sa inyo mga ka-idol, kailangan niyong kumuha nito. Okay, di ba? Binibentahan ka agad eh, no? Side hustle po ito mga ka-idol. I hope supportahan niyo rin ako. Okay, kukuha kayo ng insurance or magre-renew kayo ng insurance. Pero, mas maganda siguro kung meron ka nito. Bakit? Kasi ito yung matibay na ebidensya mo eh. Di ba? Iba talaga yung to see is to believe. Kapag meron ka nito mga ka-idol, at pinadala mo to sa iyong car insurance, no if, no but, makaka-claim ka talaga mga ka-idol. What is 5,399 investment mga ka-idol? Kung gwapo na ang inyong sasakyan at dadagdagan mo pa nito, eh mas lalo ka pang gwapo. Dagdag safety. Di ba? Meron kang CCTV sa daan. Oh, ano ba features nito? This one is a 2K resolution, HD mga ka-idol, with super night vision, G-sensor, Wi-Fi na yan mga ka-idol. At ang kagandahan, 1-year warranty, no splicing, no voiding of warranty ng ating sasakyan. Ang pinaka-the best dito, quality dashcam, tapos, it's made of Lenovo, mga ka-idol. O, di ba? O, saan ka pa? Kapag nakita mo ito in flesh, mga ka-idol, hindi ka dito tatanggi. Maning-mani sa'yo ang 5,399. Cash on delivery with pre-SD card, mga ka-idol. Oh, di ba? Kuha ka na nito mga ka-idol. Ano to? Marami na kaming kinabitan na ganito mga ka-idol. Kahit yung mamahaling sasakyan gaya ng Rolls-Royce, nagpaabit nito mga ka-idol. Iba pag meron kang
quality-com. Okay, so let's begin na mga ka-idol. Tips tungkol sa inyong car insurance. Ginawa ko lang ito mga ka-idol, pero itong mga sinulat ko dito is based po yan sa aking knowledge and experience. Okay, tip number one mga ka-idol, dapat insured ang inyong sasakyan. Mapakash man yan or naka-mortgage ito sa bangko. Importante yan mga ka-idol. Bakit? Para less hassle tayo. Less burden para sa atin. Yung burden ng bayarin ng repair ng ating sasakyan ay hindi po natin shoulder. Okay? Sa insurance company na po yan mga ka-idol. Magbabayad lang tayo ng kaunti as participation. Anong gusto mo mga ka-idol? Bayaran mo ang damage na 100,000 mahigit o magbabayad ka lang ng 3,000 as participation? O, doon pa sa 3,000 na participation, di ba? Oo. At ang kagandaan dito mga ka-idol, kahit ilang beses ka mabangga sa isang taon, gusto mo, 100 beses ka bumangga. Joke lang. Okay? Tip number 2 mga ka-idol, dapat alam mo kung ano ang pangalan ng iyong car insurance. Hay nako, maraming ganyang customer mga ka-idol. Pag tinanong mo, ano insurance mo ma'am? Teka, ano nga ba yun? Kalimutan ko ni. Di ko kasi dali. Wala sa kotse ko, naiiwan ko sa bahay, nandoon yata sa baul namin. O, di ba? I suggest na dalhin niyo po ang inyong car insurance policy. Sa inyong sasakyan, ilagay niyo kasama ng inyong warranty booklet, owner's manual, ORCR, lagay nyo mga ka-idol. Dahil, pag dumating yung point na may abirya, may nakabundulan kayo mga ka-idol, magtatanong at magtatanong sa inyo ang inyong kabundulan na may insured po ba inyong sasakyan? Anong insurance yan? Eh kung hindi mo alam, patay ka, idol. Kamot ka. Uwi mo na ako bahay. Time first. Di ba? O tip number 3 mga ka-idol, dapat alam mo kung kailan ito na-issue at expiry. So, siyempre, kumuha ka ng insurance, kailan ba yun? So, let's say, meron kang sasakyan na kukunin. Or let's say, na-approve ka na. Ilalabas mo ngayon, first week of December 2022. Somatic yan. Every December ang renewal mo mga ka-idol. So by next year, November ng 2023, expectedly na may tatawag sa iyo taga-bangko na kailangan mo nang i-insure lang iyong sasakyan. O, di ba? Hindi naman sila magsasabi sa iyo na may penalty ka, pero may ibang bangko na nagpi-penalty naman talaga. May ibang bangko na walang penalty. Pero if I were you, without their call, i-anticipate mo na mga ka-idol. At kung naka-auto debit naman ng iyong amortization, let's say ang inyong kinuhang financing is lock-in, no? Tapos kasama na doon ng insurance. So nakalimutan mo ngayong renewal mo na pala ngayon. Eh naka-lock-in ka, di auto-debit ngayon yun sa banko mo. Eh ang nasa mindset mo ngayon is yung monthly mo lang. Eh hindi ko pala ng insurance mo. Di wala nang laman ngayon. Eh bigla nagsara, pong! Nakakamalay-malay, idol. Di ba? Kaya, make sure na alam mo ang due date ng iyong insurance. Okay? And then, number 4, of course, dapat fully paid. Di ba? Alam mo kung magkano ang participation mo. Hindi ka makaka-claim ng inyong insurance, mga ka-idol, kung hindi fully paid ang iyong policy. Di ba? Kahit hawak mo yung papel na yan, basta't hindi pa yan fully paid at wala ang resibo, goodbye ka. O let's say, naka staggered payment, payable in 6 months. Wala kang cheque, bla 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 lang. Nakalimutan mong magbayad, umabot na mag-aalos isang taon na, hindi ka pa rin nagbayad. E nagkaroon ka ng claim ngayon. Oh, goodbye ka ngayon sa iyong ahente. Bakit? Kasi nag-lapse ka na. Hindi ka nagparamdam. Nagparamdam ka lang nung may claim na. Kaya nga, karamihan sa mga car insurance, nangihingi ng PDC dahil kapag hindi ka nagbayad, obligado ka, talbog ang PDC mo, charge ka ngayon, idol. Pero kung may
may kakilala kang ahente or insurance agency na pwedeng staggered payment na ganun-ganun lang, okay lang naman basta obligado kang magbayad. Basta huwag mong kakalimutan na may utang ka. Okay. Tip number 5, mga ka-idol. Dapat alam mo, okay, ang hotline ng insurance company or towing services nila. Kasi merong insurance company na may sariling towing service. Meron namang insurance company na meron silang kapartner na towing services. No, example, Ibiro. Biro or Ibiro, mga ganun, idol. Diba? So make sure, alam mo yung hotline. Bakit? Kasi hindi natin alam eh. Na baka mamaya may biglang aberya. Tapos hindi na pwedeng tumakbo ang ating sasakyan. Kailangan ng isampa sa reker para dalhin sa kasa. Kaya dapat alam mo yon. At dapat may number ka nun nakalagay sa cellphone mo. Or doon na lang sa ano mo, sa sasakyan mo na nakalagay yung iyong policy. Naka-touch doon na ito yung emergency. Or tawagan mo yung ahente if you want. Diba? Kulitin mo yung ahente. Tip number 6. Dapat contactable ang ahente sakaling may aberya. Diba? Or insurance claim. Kasi may iba sa atin dyan, okay, goods na goods tayo nung unang usap. Bayad, blah, blah, blah. Issue na insurance. Mga ilang buwan, may claim. Hindi mo na makontak. Nagpalit na pala ng number ang iyong ahente or agency. Ang hirap, di ba? So, wala kang makontak. Kaya kailangan, alam mo mga ka-idol, dapat meron kang communication sa mga taong to. Constant communication. Kaya nga, kung ang usapan ninyo is staggered payment, tapos blah, blah, blah lang kayo, magkumustahan kayo palagi para hindi kanya makalimutan. Ay, sir, ma'am, may bago nga pala akong number. O, di ba? Updated ka rin. Updated ka rin magbayad dapat. Okay, tip number 7, mga ka-idol. Okay, alamin ang mga dealer partners or shops ng insurance. Okay? So, normally, kapag malaking company, okay, meron po yung mga dealer partners. Okay? Tsaka shops ng insurance, no? Na meron silang ano, outside shop na partner, eh, no? So, depende. May mga list po sila niyan. Pero normally, pag sa mga car dealers, matik na yung mga ka-idol. Dahil, kapag pinasok mo yun sa car dealer, hindi po yan palalabasin ang iyong sasakyan kapag walang cheque or payment. Ang tawag doon is check upon release. Cheque mo na bago release ang iyong sasakyan. Kaya, pag ginawa yung sasakyan mo doon, okay, let's say, nagpa-estimate ka, tapos pinagawa mo doon, tumakbo ng mga ilang linggo, tapos i-release na ngayon, wala pa yung cheque ng insurance. Nako, patay ka. Tawag mo insurance mo, oy, cheque nyo, bigay nyo na sa dealer para mailabas na ang inyong sasakyan. Ang tawag doon is check upon release. Okay? Number 8, pinakalas mga ka-idol. Dapat nasa glove compartment mo palagi ang inyong insurance, insurance policy. Alam nyo mga ka-idol, sakit po yan ng mga car owners. Marami akong mga customers na nakikita o alam na hindi po dala ang insurance. Diba? Sometimes yung insurance nila, yung luma pa yung pinakauna, pero yung updated, wala. Kasi hindi pala nag-renew. Diba? So, yun lang mga ka-idol. Okay? Maraming salamat for watching this video. No? I hope nakatulong pa rin kahit papaano itong mga sinabi ko sa inyo. Kahit allergic kayo sa insurance, kumuha pa rin kayo ng insurance mga ka-idol. At nandito lang ako para tulungan kayo mga ka-idol. Okay? Thanks for watching mga ka-idol.